Hello kabayan! Isa ka ba sa mga nagnanais makarating sa Amerika sa pamamagitan ng tourist visa pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Ano ba ang mga requirements sa pag-a-apply ng tourist visa? At anong klaseng tourist visa ba ang a-applyan mo? B1, B2, or B1-B2 tourist visa? Magkano ba ang babayaran sa pag-a-apply ng tourist visa? At paano ka makakakuha ng schedule for interview para sa US tourist visa? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano at kung ano ang mga ginawa ko sa pag-a-apply ng US tourist visa. Kung sa palagay mo ay makatutulong sa iyo ang video na ito, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. You are now watching Sir Abug channel. Learn, earn, and enjoy watching. In this video, I will teach you how to apply for USA tourist visa. There are types of visa. The immigrant visa and the non-immigrant visa. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang visa na ito? Ang immigrant visa is the petition filed either by a qualified relative or a potential employer at a USCIS office in the United States. So, ang immigrant visa ay ito yung ina-apply ng mga qualified relatives. Kung meron kang relatives doon na ina-apply na gusto kang kunin as immigrant, so immigrant visa ang a-applyan mo. Or kung nag-a-apply ka ng trabaho doon sa Amerika, immigrant visa ang a-applyan mo. Ang non-immigrant visa is used by tourists, business people, students, or specialty workers who wish to stay for a particular period of time in the United States to accomplish specific purpose. Ang non-immigrant visa, ito yung binibigay sa mga gustong mag-tourist. Binibigay sa mga business people, mga estudyante, or yung mga specialty workers na gustong pumunta sa Amerika in a specific period of time. So meron tayong iba't ibang klase ng non-immigrant visa. Ito yung business tourist visa, no? May work visa, student visa, immigrant visitors visa, treaty, trader, and treaty, investor, transship, ship group visa, religious worker visa, domestic employee visa, journalist, and media visa. So hindi natin i-discuss yan lahat. Pero kung gusto mong malaman ang tungkol sa non-immigrant visa na yan, you can visit this website, no? So, doon mo tayo sa business or tourist visa. Itong business or tourist visa, meron tatlong klase yan, no? Yung B1 visa, B2 visa, or B1-B2 visa. So, anong pagkakaiba ng tatlo na to? Ang B1 visa is for travelers consulting with business associates, attending scientific, educational, professional, or businesses convention, conferences, settling and state or negotiating contract. So ito yung mga merong negosyo or mga business na pupuntahan for a specific purpose na related sa kanilang business or sa kanilang company. B1 visa ang a-applyan. Ang B2 visa naman is for travelers for travel that is recreational in nature, including tourism, visits with friends or relatives, medical treatment, and activities of a paternal, social, or service nature. So kung magtuturis ka for the purpose na gusto mong bisitahin ang Disneyland, gusto mong magpa-medical or magpa-treatment, magpagamot doon, or bubisitahin mo yung friends or relatives, B2 visa. So ano naman itong B1, B2 visa? Ito naman is combination nung B1 at B2. So pwedeng nag-apply ka ron na related sa work mo at the same time ay mag-tutur ka na rin. So B1, B2 visa ang i-apply mo. So nasa yan kung anong klaseng visa ang i-applyan mo. Pero whether ano man yung visa ang i-applyan mo, ito ang mga procedure na gagawin natin. So ang una-una, ano bang mga qualifications ng mga nag-a-apply ng tourist visa? We have to remember this, no? Yung Section 214B of the Immigration and Nationality Act presumes that every B1 or B2 applicant is an intending immigrant. So, ina-assume nila na pagpunta mo roon, ikaw ay
nagnanais na maging immigrant. No? Kahit ang ina-apply mo lang is non-immigrant, ang nasa isip ka agad nila, ikaw is mag-i-immigrant doon o gusto mo mag-stay doon for ever na. So yun ang nasa isip ka agad nila. You must overcome this legal presumption by showing this. No? Kailangan mawala ito sa isip, mawala yun sa isip nila na gusto mo mag-stay doon. Paano yun? Paano mong aalisin yun sa kailang isipan? So kailangan that the purpose of your trip to the United States is for temporary visit such as business, pleasure, or medical treatment. So kailangan may prove mo sa mga mag-i-interview sa'yo na yung purpose mo pagpunta sa Amerika is just temporary visit ng yung relatives or ng friends and for such business or pleasure or medical treatment. Kailangan may prove mo sa mag-i-interview yun. And then, that you plan to remain in the United States for a specific limited period of time. So, kailangan may prove mo na hanggang maximum of 6 months lang or maximum of 2 months lang, no? Ang pagpunta mo sa Amerika. So, mas maigse, mas madali kang ma-approve sa tourist visa. Ito pa, number 3 is evidence of funds to cover your expenses while in the United States. So, kailangan ma-approve mo na meron kang pondo, meron kang pera na magagamit mo habang ikaw ay nag-tutur sa Amerika. And that you have a resident outside the United States as well as other binding social or economic ties that will ensure your return abroad at the end of your visit. Kailangan mapatunayan mo raw na ikaw is babalik sa bansang iyong pinanggalingan. So maraming mga pwedeng maging proof. Halimbawa, pwede kang andun yung pamilya mo sa ibang bansa or nasa ang pamilya mo ay nasa home country mo or meron kang isang trabaho na hindi mo pwedeng iwanan. Meron kang business sa Pilipinas o sa ibang sa other bansa, other countries na kailangan yung presence mo ron. So, yun yung mga kailangan mong i-justify or ipakita sa mag-i-interview. Dahil marami mo bumabagsak sa interview dahil nga sa yun sa presumption ng mga nag-i-interview na ang purpose mo sa pagpunta mo ron is maging immigrant. So, ito yung mga steps to apply for tourist visa online. You have to fill up and submit form DS-160 in this website. So, ito yung website na pupuntahan mo para ka makapag-apply ng US tourist visa. At yung form DS-160, yun ang iyong yung pipilapan. Okay? And then, after mo mapilapan yan, magbayad ka ng application fee sa banko or pwede rin sa online. So, nasang bansa ka man, in-specific doon, after mo makapag-fill up, kung saan ka magbabayad ng iyong babayaran na interview fee. So, yung interview fee ay hindi refundable yun. Okay? And then, after that, schedule mo na yung application mo on this website naman. So, kung after mong mapagbayad, automatic yan, ay pwede ka nang mag-schedule ng iyong, pumili ng iyong schedule sa interview. Okay? And of course, at the day of your interview, kailangan mong pumunta doon sa embassy or consulate para doon sa yung actual interview. So you have to be prepared. So marami tayong dapat na i-prepare yung sa mga documents. So how to fill up form DS-160? So this time, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang pag-fill up ng form DS-160. So as I said, ito yung bibisitain mong website para ma-fill upan mo yung DS-160. caac.state.gov/caac. So yan. So click mo yan. Pag nakapunta na ka niya, ito yung site na yan, no? So itong site na to, piklik mo lang yung non-immigrant. So remember, ang topic natin is about non-immigrant tourists, no? I will not discuss dun sa immigrant. We will create another video for that. So dun mo tayo sa non-immigrant. So after that, yan. Pag na-click mo na yan, pipili ka ngayon kung saan ka gustong magpa-interview. So pag clinic mo yan, itong select a location where you will applying for this visa. So kung nasa Pilipinas ka, i-click mo yan, Philippines. So i-click mo yan, merong lalabas din yung mga iba't ibang bansa kung saan ka pwedeng magpa-interview. Okay? And then click mo yung enter the code shown. So ito yung clock code, no? I-enter mo yan and then after mo ma-enter yung code ay
click mo yung start an application. So kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang file, start an application, click mo yan. Unless meron ka nang na-submit, so pwedeng retrieve an application kung babalik ka sa site na to. Okay? Ngayon, remember this, you have to read, no? This notice, dahil napaka-importante, dahil pag nagkamali ka, no, sa pag-fill up mo rito, is pwede kang maging cause ng iyong denial sa iyong application. So you have to read everything in this application. Okay? So pagka na-click mo na 'yan, magkakaroon ka ngayon ng application ID. So ito yung application ID, which starts normally sa AA and then 00. And then kung kailan mo ginawa 'yan. So itong ID na to, you have to write it down immediately, kasi habang nagpi-fill up ka, biglang mawawala, no? Mawawala 'yan biglang, lalo na pagka medyo tumagal na yung pag-apply or pag-fill up, bigla yan mabubura. So kailangan mo siyang tandaan yung number mo, dahil pag bumalik ka dyan, yun ang hihingi sa'yo, yung application ID. Okay? So dito, meron dito nga safety. So meron dito nga safety questions, kung babalik ka, i-retrieve mo. So, pipili kayo ng safety questions na yan. So, depende sa'yo kung anong gusto mong safety questions or na ikaw lang makakasagot. Okay? And then, after that, ayan yung mga safety questions na pwede mong piliin, no? What is the given name of your mother's mother? What is the given name of your father's father? So, yung mga questions na ikaw lang makakaalam. So, if ever na, i-retrieve mo itong file mo rito. Okay? And then, fill up mo na yung iyong personal information, yung surname mo, given name, and then, so dito, mapansin mo, wala kang surname lang, and then given name, walang middle name. So normally, ang ginalagay dito sa surname mo, and then sa given name, dun mo idudugtong yung iyong middle name. Okay? So kung ano yung nasa passport mo, and then kung in native alphabet, kung merong other name ka in your native alphabet, pwede mong isulat dito. Okay? And then, may question dito, have you ever used other names, maiden, religious, professional alias? So, just click yes or no. And do you have a telecode that represent your name, yes or no? Your sex, male or female? Kung ikaw is married or single, and then yung birthday mo, and then kung saan ka pinanganak, no? Birthplace. And then, recounty of origin. Then yung questions, do you have any nationality? Kung ikaw is other nationality, aside from your current nationality. And then, are you permanently resident on your country? So kung dun sa bansang pinanggagalingan mo or pag i-interview mo, no? Permanent resident ka ba ron? Yes or no? Okay. So kung permanent resident ka, syempre meron kang national ID number. So in this case, in our case, kami nasa Saudi Arabia, meron kaming national ID or yung ikama na tinatawag. So kung permanent ka diyan, meron kang national ID, okay? And then ito, ano yung purpose ng iyong trip? Diyan mo ilalagay ngayon kung B1, kung business ka, and then business, and then tutulagay mo dyan, select specific B1, B2, or B1, B2. Okay? So, another questions, have you made specific travel plans? So, meron ka bang travel plans? So, importante na meron kang business travel plan. Hindi mo kailangan bumili ng ticket. Dito kasi, kailangan maipakita mo sa mag-i-interview na meron ka talagang plano kung hanggang kailan ka mag-i-stay sa Amerika. So, kailangan specific ka dyan, no? Kung kailan, so, saan ang flight mo, no? Saan ka magagaling at saan ka aalis. At kung kailan ka mag-i-stay doon, no? Kung kailan ka darating sa Amerika at kailan ka mag-aalis. Kailangan specific yon. Not necessarily may ticket, as long as meron kang travel plan. Okay? And then you have to put the address of the person or the place where you will going to stay in the US. So, andyan yung address, eksaktong address ng pupuntahan mo. Okay? And then,
Another question is kung meron ka bang companion, no? Or are you going there alone? Or meron ka kasama? Just type yes or no. Dahil kung may yes, ilalagay mo rin yung mga pangalan ng kasama mo or no. Kung wala na, you can proceed. So another question is, have you ever been in the US? Nakapunta ka na ba ron? Have you ever been issued a US visa before? So maraming klase ng visa. Meron ka bang ibang klase ng visa? Okay. Have you ever been refused a US visa or been refused admission? So type yes or no. So kung na-refuse ka na or na-interview ka na before pero hindi ka nakapasa, you have to explain bakit hindi ka nakapasa or ano sa palagay mo ang reason but na-deny yung application. So hindi ka pwedeng magsinungaling kasi meron silang record doon. Actually, bago ka pa ini-interview, alam na nila kung ano yung status mo, ano na yung record mo. Okay? And has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services? So, tinatanong din kung meron bang nakapending na petition for immigrant sa'yo. Yes or no? Okay? And then, yung mailing address kung saan ipapadala ang yung visa or yung passport mo in case na makapasa ka. Okay? Yan, yung mailing address. So, dito, yung contact person sa US, kung sino yung pupuntahan mo ron, kung ano organization, and then ano yung relationship mo dun sa taong pupuntahan mo ron. Okay? So, and then yung address ng pupuntahan mo. And then, father's name, and then your question is your father in the US, and then your mother's name, is your mother in the US, okay? And then your occupation, your company address, and then your complete number, no, ng company na pinagtatrabahuan mo, kung saan ka connected. Okay? And then your employment history, no? Dito ilalagay mo kung ano yung current job mo. Importante dito na ma-present mo na ikaw is currently employed. So, and then ilalagay mo yung kailan ka nag-start sa work mo na yan, and then magkano yung monthly income mo, no? Importante yung monthly income. Dahil dyan malalaman kung qualified ka bang pumunta sa Amerika, kung ang sweldo mo is enough or may reason ba sila para sabihin na ikaw is aalis na sa yung company. No? Aalis ka sa yung company at mag-stay for long sa Amerika. Okay? And then, ito yung mga questions na kailangan mong sagutin. Do you belong to a clan or tribe? Language you can speak? Okay? And then, have you traveled to any countries, regions within the last 5 years? So, anong mga bansa pinuntahan mo? Okay? And then, security background check. Do you have a communicable disease or public health significance na pwedeng makahawa pagpunta mo ron? Do you have a mental or physical disorder? Okay? Do you have ever been drug abuse or an addict? So yan, mga questions. Do you have ever been arrested or convicted for any offense or crime? Okay? Do you have ever violated or engaged in conspiracy to violate any relating to controlled substance? Okay, so yung mga importanting questions that you have to answer. Yes or no. You have to be careful dahil pagka naglagay mo dyan yes, magiging grounds yan para maging ma-hold ka or ma-question ang iyong application. Okay? And then, don't forget to save. Every time na matatapos mo yung bawat page, save mo yan. And then, another part 4 naman. Okay, another security and background sa part 4. Kailangan din sagutin mo yan, yes or no. Have you ever been removed or deported from any country? Yes or no. Okay, and then after that, you have to save again, no? Every time na magpupunta ka sa another page. Itong mga security questions na to is very important. Then after that, after mong masagutan yung questions na yan, mag-upload ka ngayon ng picture. So meron ding standard picture na tinatanggap yung system. Hindi pwedeng background mo is background ng picture mo is
colored, so kailangan white lang ang background. Okay? And then, pagka make sure na ready na yung picture mo bago ka mag-fill up nito. Okay? So, upload mo yung picture and then choose file. Yan. So, pag na-file mo na yan, upload selected picture. Yan. So, pag na-upload mo na, yan. So, sabi dito, photo pass quality standard. So, lalabas dyan kung qualified ka, qualified ba, no? Lalabas dyan kung may quality or pasado ba yung quality standard ng picture mo. Okay? So, pagka tinanggap na yung picture mo, sign and submit. So, paano mo siya isa-sign and submit? Just click your click mo lang yan, ipasok mo lang yung passport number mo and then yung code as shown below. No, yung code. Pag naipasok mo yan, and then save, submit, and sign and submit this application and then save. Okay? So, yan. Pag na-confirm mo na, na-submit mo na, you have successfully signed and submitted your application. You cannot make any changes to your application at this point. Please click next. So, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Kaya bago mo i-click yung confirmation, make sure na na-review mo lahat. No? Na-review mo lahat ng mga questions. Balikan mo yun. Paulit-ulit mong balikan. Dahil pag na-submit mo to, hindi mo na siya pwedeng baguhin. Okay? And masyadong limitado ang pwede mong baguhin. Okay? So, yan na. Pagka na-submit mo na, meron ka ng confirmation. This will be your confirmation. No? This is not a visa, but this is just a confirmation na meron ka ng DS-160. No? So, yung DS-160 mo na yan, ay tandaan mo itong confirmation number. Itong confirmation number na yan, ito yung ipapasok mo naman para sa pagkuha mo ng schedule mo sa yung schedule for US visa. So, you can print this application or send an email, no? Email confirmation to your email. Send this email. You can send this to your email para may record ka. Okay? Yan. So, pag bumalik ka ulit dyan, question ulit siya. Ngayon, after mo ma-save yan, pupunta ka naman dito sa ustravel.doc, no? US travel document. Yan. So, dito naman sa US travel doc naman na ito, ito naman ang gagawin mo. Mag-login ka, and then, after mo mag-login, ipapasok mo yung iyong DS-160 confirmation. No? I-fill up mo yan, tapos ipasok mo yung kanina. Sinabi ko sa'yo yung DS confirmation number. Ipapasok mo yan para makakuha ka ng schedule. Okay? So, pag naipasok mo na yan, yan. So, yung schedule for interview. So, yun na. Meron ka ng schedule for interview. May DS-160 ka na. Meron ka ng schedule for interview. So, dun sa isang video ko, no, na ginawa, eh, meron naman doon specific naman kung paano ka makakapili ng schedule doon sa yung interview. So, this is just for the purpose of filling up the DS-160 form. So, ang binayaran ko rito, ang babayaran mo rito is $160. So, convert sa account or sa money kung saan ka naroon. So, i-convert yan kung saan bansa ka naroon. Basta ang total niyan is $160. Okay? So, please watch my next video on my interview experiences and preparation. So, good luck sa inyong lahat. Kung meron kayong question, you can put your questions below this video. Thank you very much and good day. Good luck sa inyong pag-a-apply sa inyong US visa. You are now watching Sarah Berg channel. Learn, earn, and enjoy watching.